Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebat, lebat na ta, with evidence. Ako po, tila sinumpa na daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Amy Marcos. Ala, ang nangyari kabibig? Kasi kahapon, balita-balita na si Senator Amy Marcos ay kumalas na sa kunsaan isinali siya ni Pangulong Bongbong Marcos sa senatorial slate niya for 2025. Parang hindi gusto ni Amy Marcos na magkaroon ng gulo, ay may narinig sa mga buwit. Ang daming mga chika-chika, ang daming nag-comment na sinumpa na ni Pangulong Bongbong Marcos si Amy Marcos, itinakwil na ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Amy Marcos. Sabi na iba, baka drama lang yan para maawa daw ang mga netizen kay Senator Amy Marcos. Baka yan ang script ng stick to the plan. Kayo talaga. Grabe naman kayo kung magkapagsalita. Gusto lang ni Senator Amy Marcos na balanse siya, na mananalo siya na walang tulong o hindi siya hihingi ng tulong sa kanyang kapatid na presidente o di kaya sa vice presidente na close friends niya. Of course, marami talaga ang taas ang kilay na hindi siya mapapatulong kina VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos, na chance na ni Amy na manalo talaga siya kasi ang nakaupo sa pwesto ay mga malalapit sa kanyang puso at buhay. Pero nakapag-decide Senator Amy Marcos na maging independent siya. Sabi ng ilang netizen, mas maganda yung ginawa ni Senator Amy Marcos kasi nakikita natin na fair talaga siya. Makikita natin na focus siya sa kung ano ang kanyang gustong iparandam, sa kung ano ang gusto niyang ipaabot sa masang Pilipino na puro serbisyo lamang. Hindi ka mananalo dahil may connection ka. Mananalo ka kasi mahal ka ng taong bayan at nakikita ng taong bayan kung gaano ka katatag, kung gaano ka kagaling, kaya nga binoto ka. Pero mga kabibig, iba ang reaction din ng mga ilang netizen. Sabi dito, the mirror has two faces. FPRRD once said, when VP Sara and Senator Amy arrived in one sortie, dumating na ang spy. Oo nga, naalala ko yun eh. Sinabi ni VP Sara na yung sa maisog sa Davao, yung binulgar nila na si BBM daw ay gumagamit ng pulvoron, nakita ni Pangulong Duterte ang video. Tapos, after nung maisog rally ay si na Amy Marcos nandun. Nakita nga natin, nagtawanan silang dalawa. Hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila. Yung papasok na si Amy Marcos at si VP Sara sa isang sa place. Tapos, yun ang sinabi ni Pangulong Duterte, tumahimik kayo na dumating na ang espiya. Oh, naalala ko din yun. Pero si Senator Amy Marcos, sanabi niya, taos puso naman niya ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila na ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ay ipinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Amy Marcos at isinama pa ang kanyang pangalan sa alyansa. Ito pa ang ilang komento ng mga netizen. Madali talaga kasi mauto ang mga DDS. Ede, ikaw na lang ang magaling. Paplanuhin mo lahat ng manok mo, ha? Kalupatan ninyo ni Palaka. Huwag nang pabudol ulit. Kaya siguro tinanggap ni BBM yan sa alyansya niya para malito ng tuluyan ang mga DDS. Double agent yan si Amy. Biglang nilipat niya ng barko kung nakita niyang palubog na ito. Sadly, yung barko ni Duterte ang palubog, kaya balik na naman siya sa pagiging Marcos. Ooh, grabe naman kayo. Huwag naman pong ganun kayo mag-ano kay Senator Amy Marcos, di ba mga kabibig? At ito pa, may ang tawag dito, may video dito si Mr. Real Talker. Asan ba ito? I think, sinabi ni Mr. Real Talker na sana maging totoo si Amy Marcos. Ako din, sana lalong pagtibayan ni Senator Amy Marcos, lalong she need to stand firm on her decision
Pero mga kabibig, ito ang chikating ko. Ano yung kabibig? May nabasa ako na post ng, ewan ko kung ano-ano ito, baka cousin ito na ano, Bongbong Marcos at Aimee Marcos. May post siya. Sabi, si Eliza Romualdez Valtos, o public post naman to. Sabi niya, having become an accidental researcher of the late President Ferdinand E. Marcos, life and works, I often come across him referring to his firstborn Aimee as my darling genius of a girl. Aimee has just declared herself as independent in the next senatorial race. My goodness, how daunting, but what a feat if she can pull it off. Oo nga, ang hirap kabibig eh, kung kaya-kaya ni Senator Aimee Marcos na manalo. Knowing ang daming mga hindi na gandahan, hindi na siyahan sa pamumuno ng kanyang kapatid. So of course, madadama si Senator Aimee Marcos. Madami nga nasasabi na ano, no vote for the team ni ano ni BBM. May ilan sabi, zero vote. Sila na ang bagong itatapon sa inodoro. Ano, grabe naman ganun. Pero I think, ha, for me lang ha, this is my own assessment. I think kaya ni Senator Aimee Marcos. Nakikita naman natin na kung ano yung ginawang hindi maganda sa gobyerno ni BBM, nag-react naman siya. Pero ang tanging hindi siya nagsalita. Yung totoo bang napupulvoron ang kanyang kapatid. Oo, madami na ang na-call out siya na Senator Aimee Marcos, ano ba, tinag yung pangalan niya, totoo bang napupulvoron yung kapatid mo? But she never denied, she never said any statement regarding on this. Ang tanong ko, kung magre-react or magbibigay ng official statement si Senator Aimee Marcos at aaminin niya, for example lang ha, aaminin niya na napupulvoron ang kapatid niya, does this affect her candidacy? Or aaminin niyang inosente ang kanyang kapatid that this affect her candidacy. So, gagamitin ba ni Aimee Marcos ang oportunidad ng issue na ito para pag-usapan siya para makakuha ng voto? I think hindi yun gusto ni Senator Aimee Marcos. Ang gusto niya na makita ng mga tao kung ano ang kanyang nagawa bilang senador. I think so, mga kabibig. So, ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig? Kasi sabi ng ilan, zero vote. Huwag na nating paupuin muli ang mga Marcos. Nabudol na kami. Enough is enough. Never again. Dito daw naging totoo ang never again, mga kapatid. So, sino lang ang bubutuhin natin? Sabi ng ilan, maghintay-hintay tayo sa kung ano ang, tawag dito, sa kung ano ang senator slate ng Tatay Digong. Wow, grabe ha? Senator Aimee Marcos, I choose to stand alone so that my ading will no longer be put in difficult situation and my true friends would have to hesitate. I choose to remain free and loyal, not to any group, but to every Filipino. So, naging gusto ni Aimee Marcos na loyal siya, hindi sa kaibigan, hindi sa presidente, kundi loyal siya sa Pilipino. Yan, mga kabibig. Ay, nako, nakaka-high blood ang mga tinuruan eh hindi pa nga na ibabalik lahat ng nakaw na yaman. Teka, yun bang malinaw na SC decision tungkol sa estate tax ng nasirang Marcos na bayaran na? Diyan makikita ang kaipokritahan ng pamilyang Marcos. Sus! Ito ba? Ito na naman ginawang multiplier ng trapong PR ang media platforms for free. Huwag po i-post ng for free kung wala pa halang question and answer. Snippets and text will do and ask for comments. Ito. Pilipinas, pag pinanalo ninyo pa ito, yun ang kasintulad niyong pansarili lang ang nais. Kaya kumandidato, misira na ang pag-iisip niyo. Kung naapituhan talaga si Senator Aimee Marcos. Senator Aimee Marcos, alam niyo kabibig, focus lang naman siya kung ano ang kanyang maibibigay sa mga tao. Sabi naman niya, hindi ako loyal sa ayoko masaktan si Ading or ayoko mas lumala ang gulo between Sara and BBM. Loyal ako sa masang Pilipino. So ano ang inyong komento tungkol dito, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe,
and share this video para sa marami pang mga news na ating pag-uusapan dito. Malapit na ang election. Marami na ang magpa-file ng candidacy. Sino kaya ang bobotohan niyo? So far ha, ang gusto ko lang to ha, gusto ko si Senator Bongbong para more malasakit centers ang kanyang magawa para sa mga Pilipino na malayo sa syudad at kulang na kulang ang tawag dito, tulong sa gobyerno. Yung malasakit center ni Senator Bongbong, maraming natulong. Yun po. Comment down below kung sino dito ang natulungan ni Senator Bongbong sa kanyang malasakit center. Bye everyone. See you next.